Mayor Isko Moreno, hindi papayag na basta-basta na lang mag-rally o manggulo ang mga kakamping. Si Vice President Leno Robredo, Isko, muling pinatupad na no permit no rally. Pero bago natin umpisan ang topic, mga kapatid, kung di pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bago kong video. Pinag-uutos si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mahigpit na implementasyon ng no permit no rally sa lungsod ng Maynila matapos ang sunod-sunod na rally sa mga kakamping. Ilagdan itong Miyerkules na isang memorandum na nag-uutos sa Manila Police District na pinamumunahan si Brigadier General Leo Francisco Punong Barangay at Bureau Permit, mahigpit na pinapatubad ang nasabing batas. Kung nananawagan, huwag tayo makikibahagi sa anumang gulo, anumang alingasngas, o anumang hindi pagkakasunduan. We have to give chance to the new leadership. Opo, kailangan tayo bilang mamamayan para magtagumpay ang ating bansa, kailangan tayo ay makikiisa. Sapagkat mga kababayan, ulitin ko, tayo ay isang bangka lamang. At the end of the day, no, nagkahiwa-hiwalay ng damdamin, pananaw, paniwala, o even pagboto. Pero, iisang bansa tayo. At the end of the day, sabi nga sa basketball, sa finals, tayo-tayo rin magkikita. Kaya, ang panawagan ko po ay tayo ay huwag makikisali sa anumang kaguluhan sapagkat wala pong buting idudulot yan sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating buhay. Life must go on. We must support, no? Kaya sa ating mga leader, sa ating mga kasamang sumuporta, irespeto natin ang boto ng ating mga kababayan. Samantala, si Apollo Kibuloy, sinasabing hindi paapekto ang mga BBM supporters sa ginagawang gulo o ingay ni Lenny Robredo supporters. Beyond the law, hindi sila maninira ng property, they will not violate any law. Okay lang yan, sige, mag-ingay kayo. Basta ikaw, gawin mo ang lahat ng in-expect sa'yo, doblihin mo pa. It will silence them and it will make your supporters so proud of you that, you know, 6 years will not be enough, just like what President Duterte's term was. We have a heavy heart that he is stepping down. His popularity did not go down into the drain na tulad ng iba na andun pa sa 60s, 70s, 80s. That is how it should be. Di-experience lahat sa kanyang build, mobilization of the AFP, pinapasang mga sweldo, universal healthcare, lahat nandiyan na, free tuition, kung ano-ano pa, yung BR, yung farm, napahinto niya ang kasikas doon, lahat. Gawin mo. Punta ka doon. Lahat. Yung lahat dapat na gawing kipat sa kabutihan, gawin mo. And the people will be with you. And your opponents will be silenced by what you do. That is my advice to the next administration. Pastor, isang tanong na lang po. I'm just fascinated because this is the first time I'm having a conversation with you. For those who don't know you, ano po ba yung dapat nilang malaman sa inyo? I mean, I know this is your network and you have a loyal following here, but there are also people, I think, from our team sa Manila Times and, of course, my family watching you. Ano po ba yung hindi nila or dapat nilang malaman tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy? Sino po ba si Pastor? Salamat, Dante, sa iyong tanong. Ito yung, I am in my ministry, my main ministry is to preach the gospel of the kingdom, which is repentance to all the world. I became very controversial with that in my ministry because parang kung tinan mo yung black ng denomination at religion in the church age era, Christianity era,
parang they look at me as out of the box. Hindi naman ako out of the box because I am just fulfilling what they did not do, which is obedience to the words of Jesus Christ. Yun ang hindi ko nakita ang ginawa nila. Yun naman ang ministry minigay sa akin. So I became very controversial with that because the people magnetized to my message. Para bang tigang na lupa ang tao tapos nabuhusan ng tubig. Kaya katandem ko si Pangulong Digong sa secular, sa political. Tigang ang tao hanggang nakita nila si President Duterte is like fresh water that was poured into a parched land. Ganun ang feeling ng tao. Sa spiritual is the same. Parang ang tao naghahanap ng hindi hypocritical na pangangaral tapos hindi naman sinusunod. Iyon ang naging prinsipyo ng buhay ko. Yan naman ang binigay ng Panginoon sa akin. That is how I became controversial. So, I succeeded everywhere I go kasi promise naman ng Panginoon sa akin yon. I succeeded. If you put me in the mountain becomes a city. If you put me in the city becomes a city within a city. So, promise ng Panginoon sa akin yon. I became so controversial with that na lahat ng paninira ginawa na sa akin. Lahat ng, tinabi ko nga, inodoro ni Satanas. Pati ang kanyang septic tank, binuhos na sa akin. I did not mind that. I stood by my principle of who I am. Hanggang sa they invented false accusations against me, hanggang sa ako'y buong daigdig na ang bansang karya nandoon na in 200 countries to 2,000 cities. How can I do that without the help and the mercy of God? So, ang akin lang sa lahat ng mga taong hindi pa nakakaunawa sa ministry ko at sa akin, please po, huwag kayong maniwala doon sa mga negative na sinasabi. Puro sabi po yun. Paniwalaan natin ang magandang ginagawa. Ano? Sabi ng Word of God, you shall know a tree by its fruits. Ako ang fruits ko, hindi ako kumikibo. Pero, I am, the ministry is generous to the extent that we have to even give everything we have to help the poor. Kaya meron kami Children's Joy Foundation. Tumutulong ito to help, feed, clothe, send to school, depressed, poor, and destitute children. And we are doing that for all of these years. And then, you see every calamity, we are there. The government did not let us do that. The government did not induce us to do that. We are doing it out of our own volition because the Word of God says, love your neighbor as yourself. Who is my neighbor? The one that needs me. The one that needs help. Ako naman, pag tumutulong kami, I do not ask what religion you belong. I do not ask what creed you belong. I do not ask what race you belong. Basta na nga, kailangan ka ng tulong. This ministry whom God has blessed will be there to help in our own capacity. Ganon ang lahat. So, ganon din ang Dante, yung overcome evil with good. Pero, alalahanin ng lahat, pag sumusunod ka sa Panginoon Diyos, yung sinabi niya sa Matthew 5, blessed are you when men shall persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. So, ganon ang sumusunod. Talagang lalaitin ka, talagang maraming maiinggit . Maraming maiinsecure sa gagawin mo. But I don't mind them. I would like to even help them. Kaya yung another commandment is, love your enemy. Do good to them that hate you. We are doing that. Then we are succeeding in everything that we do. God's mercy and God's help and God's provision, sumusunod naman sa ministry ko. Ngayon nga, kami-kami lang, o buong sanlibutan, nagkaisa, we were building the biggest indoor cathedral in the world, which is 75,000 seats. As a Filipino, kung ikaw, you are just in the box of your knowledge of who He is, hindi mo magagawa yun kundi ka blessed ng ating Panginoon Diyos. Kaya doon ako na hinahingitan yung success.
Sabi nga ng abogado ko sa Amerika, Pastor, the root cause of all of this is jealousy. Oh, hindi mo maiwasan sa tao na maging jealous sila, when, especially if you succeeded and you go beyond your means, sino ka lang. Kaya yung iba nga nasasabi, Biblia lang ang dala niyan, bakit ganyan siya kayaman, ganyan siya ka-successful. Eh, wala namang property nga sa pangalan ko. Sa Kingdom of Jesus Christ community, lahat yan. Oh, so, kingdom interest ang tawag ko dyan. Punta naman ako sa secular, Philippine national interest naman. Yun ang tinitingnan ko. What is it there for the country? What can you contribute to the good of the country? What can you contribute to the development of our country? Yun ang tinitingnan ko. In the spiritual sense, in my ministry, all of the people that are with me, they have no self-interest. Isa lang ang interest namin. What is it for the kingdom interest? Yung kaligtasan ng kaluluwa, yung solving poverty, God's way, pati yung excellence. Yung three revolution. Spiritual revolution, the key is repentance, you come into the covenant, and then you're in the kingdom community. Yung financial revolution, the thronement of the spirit of poverty, spirit of selfishness, spirit of negativity, and the enthronement of the spirit of abundance, generosity, and health. Oh, it's a revolution of excellence, which is what we are, is the dethronement of the spirit of stupidity and ignorance and lack of knowledge, and the enthronement of the spirit of wisdom, knowledge, understanding, and strength to do good. Kasi tinanin yung sanlibutan, yung masasama, they have all the wisdom to do evil. Yung mga hold-up, yung mga kidnappers, yung mga drug lords, napaka-wise nila. Pero yung mga mabubuting tao, hindi wise sa paggawa ng mabuti. Pagka sila ay nasunog sa paggawa ng mabuti, parang bulating o buurong, naglilipa ng masama. Hindi, sa amin, sa principle namin dito sa kingdom, pag pinersecute yung mabuting ginagawa mo, tublihin mo yung overcome evil with good. Kaya good will prevail. I do not believe evil will prevail. Good will always prevail. It's the same, Dante, sa politics ngayon, sinabi ko kanina, that this administration's expectation of the people will be that of the level of Duterte, or much more, di mapapunta tayo. And it will silence the opposition. Mm-hmm. Kasi your word will speak for you. For itself, yeah. Oo, yun ang, kaya yung pong nakikita ninyo na mabasa ninyo about me, tulad ngayon, yung nangyayari sa akin sa Amerika. There is always two sides of the coin. Sa yun side nila yun. Pero anong side namin? Oh, kaya hindi makausad yung kaso nila doon, because we have all the truth on our side. Meron akong 17 lawyers doon, and they are the ones looking at all our documents. Yung kanila naman is puro innuendo, gossip, ganon. So I don't mind, kasi everything ends up in the court. Mm-hmm. So let the court decide after that. So there's always two sides in a coin. Halimbawa, ikaw, narinig ko, inaposahan ka ng ganon. Apo. In my principle, I will not believe it until I hear your side, until both sides are heard. Kingdom justice is the same. Pagkaya ang isang member nagsumbong sa aming board of administrators na inaposahan niya ang kanyang kapwa member, we will not believe him. Let us call the one that is being accused. We will listen to both of you. And then we will weigh all the evidences, we will weigh all the truth. Kung sino yung nasa katotohanan sa inyo. Ganon. Pero in this world, lalo na sa social media, lalo na naingit sa'yo, lalo na jealous sa'yo, pag may nakitang kasamaan yan, o totoo man o hindi, gagawa yan ng iskandalo para sa'yo. Na, ibobroadcast sa buong sanlibutan na parang ikaw ng pinakamasamang tao sa buong sanlibutan. Pero tayong matutuwid, hindi tayo natitinag doon. Kaya, look at my demeanor. I just go on with my ministry. Para rin akong presidente na
binatikos ng binatikos. I'll just go with the good deeds I'm doing. Oh, that is also my advice to the incoming administration. Don't be rattled by the noise of the opposition. Just do all the things that you have to do. Basta implement lang. Pero dapat may nakikitang tao kahit hindi ka masyado nagsasalita. So, the people will be with you and your good works will speak for you. So, ganun ako sa ministry ko, Dante. That's why I do not endeavor to defend myself. I do not endeavor to really, you know, justify myself. Pagka matuwid ka, lahat ng ginagawa sa iyo, patuloy ka lang. It will never hurt you if God is with you. If you are in the truth and God is with you, walang anumang masama na ipapatong sa iyo na mananagumpay. I believe in universal judgment of God and justice. Yun ang mananaig. Kasi anong tinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. For 36 years, I'm in the kingdom ministry. I've been accused all of the crimes siguro because of jealousy. What happened to me? Ako ba'y nagulo?